A blessed day mga kamarhalikanos. Ako po si Tech Scheider. At welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ibahagi ang latest broadcast sa araw pong ito. Ng ating mahal na inang Reynang Helen Abderrajak. At mahal na Haring Roger Mamay Abderrajak. Atin pong malalaman na ang tunay na ama ni Bongbong Marcos ay si Pacifico Marcos. Na siya ang nagdeklara ng batas militar. Noong September 21, 1972, ito po ay katotohanang ibinunyag ng ating mahal na Haring Roger Mamay, matagal na itinago ng mga sakim na politiko. Para pagtakpan ang katotohanan ng mga ganid na politiko, para sa nagbabagang mga revelasyon ng pitong mukha ng Marcos, atin pong panuulin ang mga revelasyon ng ating beloved MCOG royal couple. Please take note na ang video na inyong mapapanood ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Prinsesa Putria Mariam Aljam. Na inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel, na akin pong inilink sa video description. All credit po sa ating mga Royal Highness. Sa-isahin kayo ng batas, dahil ang Sultan of Sulu na sa harap ninyo, ayan! Si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abderrajak, Sharif Al Sultan Gamar bin Abdul Gapar, the King of Southeast Asia, the King of the Philippine Islands, the King of the Royal Imperial Lupusug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Paalala po sa mga kababaihan na gustong steal ang puso ni Raja. Ito lang ang masabi ko sa inyo, huwag niyong umpisahan. Dahil walang may natuloy na kaharian nang dahil sa temptasyon ng kababaihan na ang hangad lamang ay kapirahan at luho sa buhay. Kaya lahat ng sultan hindi nagtagumpay. Pero dito, isituit natin tulungan ang mahal na hari dahil ang implementasyon ng divino gobyerno ay mahalaga sa gininto ang panahon. Maraming salamat Kuya Raja, at least na ipakita mo sa buong mundo ang katatagan sa hirap at ginhawa. Umpisa, meron pa tayong dadanasin, at talagang ang pag-uusap natin ay kailangan sa isa't isa. Sige po, gusto kong bigyan ka pa ng pagkakataon. Assalamualaikum. Saya memberitahu amaran sebab saya adalah cucu negara. Kamu tidak boleh ganggu saya. PDLN Bukit Aman, I advise the Bukit Aman all for those politician, all police from Sabah going to Solo? No, going to Solo or going to everywhere in the Mindanao part, stop na sila. Those that are instigating kidnapping? Kidnapping. Since 2005, nakilala na ako ng former Chief of Justice of Sabah in Sarawak. Yang amat arif Lord, Tan Sri Richard Malanjun, former Chief Justice in Sabah in Sarawak, and he was promoted as the Attorney Negara in Kuala Lumpur. Now, he is now in the United Nations Security Council. Nandoon na siya, adaso na dia di United Security Council, mempertahankan hak asasi manusia. Taakan kamu tidak ikut undang-undang bangsa-bangsa bersatu. Taakan na Philippine government will not honor the United Nations. Who give you the independent? Senator, congressman, listen to me, president, vice president. Do not say that you are not part of the United Nations. If not the United Nations, you don't have any country. Honored, the foundation of the country, the backbone of the country is the United Nations, which the founder is the Sultan of Sulu in North Borneo, created in 1946 together with International Criminal Court of Justice. Itulah kita ada. Dua hak asasi manusia. Satu, nombor satu, itulah Global Special Order. Nombor dua, itulah General Order nombor 36. Ingat, sesiapa tidak mengikuti undang-undang dibagi oleh hak asasi manusia,
apa dibagi cakap suluk. Inangi baran mui pabaran, ha? Inangi baran mui pabaran. Apa dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu? Jangan jaga tapi kain orang, jaga tapi kain sendiri. Itu yang kita mau amalkan. Sayang menyayang, ha? Saudara saya Melayu, saudara saya Cina, saudara saya India, kita cucu Adam. Walau bagaimanapun, we are the descendant of Adam. No matter how, we are all royal family, royal blood. Amen. Barakat la ilaha illallah, barakat si Muhammad Rasulullah, wala hawla, wala quwata, illa billahi hadir rabbim, walhamdulillahi rabbul alamin. Amen. Assalamualaikum, Raja Mamay. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay, ang Federal Republic of Lupasug. Mabuhay, ang Federal Republic of Philippines Islands. Kung sinong susunod, Land of our forefathers. This is Queen Helen of the Rijak, Elizabeth III, September 21, 2023. Kailangan natin interviewin ang ating Sultan of Sulu and North Borneo and King of Southeast Asia, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif al Sultan Gamar bin Abdul Gapar Jamalul Kiram III. Magandang umaga po sa iyo, mahal na Sultan. Anong masasabi mo sa ngayon na lumantad na ang pinakaantay mo, na ikaw mismo nagpatunay na yung Marcos na talagang kinasusuklaman mo ay hindi pala, at ang Marcos na totoo ay pinsan buo pala ng iyong mga angkel. Anong masasabi mo? Dahil mismo ang Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos Sr., at ang ating mahal na apo si Tungku Abdurrahman Putra Alhaj, si Hussein Kamaluddin ng Brunei ay magkasama. Ngayon, sa iyo ko binibigay ang bola para maintindihan ng lahat, mahal na hari. Ito, at ikaw rin ang una nagsabi na buhay si Apo Lakay. Ako'y nagpapasalamat sa iyo. At ikaw rin ang nagpatunay na ako ay isang anak ng totoong Lakay. Ngayon, dokumentado, siliado, talagang nakita, at iyan ay ating paraan. Magandang umaga sa iyo. Good morning to all my brothers and sisters in other tribes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magbisara ko simbaha sa Sug, sabab in first international language piaon sindunya amuna in tausog. Bukon kita bahasa, bukon kita tribe, language kita, international language. Nahinangadya in tausog yan na language pasal sin Carpenter Agreement signed with the Governor Frank, Governor of America, Governor Frank Carpenter, in March 22, 1915. For 100 years the police power used in America hangga't taon amon siya inan nila nag-agree sila 15 point hindi sila nag-agree a 16 point supposed to be in proposal sin Jamalul Kiram II, my anchor is 16 point. But the argument agreed by them, 15 point. That is 15 point agreement that the police power handed over to the America for 100 years. Nung nag-sign na sila, nag-sign, nag-pirma na sila, amuna in pag-change in America, inig niya in tausog, hinang niya kita language, hinang niya kita tribe, so hinang kita language. Pasal nag-tridol in personal advisor niya, Ijamalul Yamirul Umrah, Sultan Amirul Umrah,
Ya, namun di natuli-tuli Indonesia, ingan niya Indonesia Sultan Abu Bakar. Pagkaon niya pasog, nagpinda siya nga, nag-iskol siya roon, yasawa siya ipiandaw, piandaw piki. In piandaw piki, amun niya namun nag-claim si Inkwan. 1939, Judge McCaskey, nag-lead sila 9 years. Wairoon niya Inkwan. Wairoon niya na record, invalid yan. Akan na iwini, aji iwini, tayong hugkaw, ikaw rupang. Ay ikaw manglarak ka ako, ay ikaw manghina ka ako. Kaya ingatan ko in diti mo. Kaya ingatan ko in issue ka. Mahal na Radya, siya yung nagboses, siya yung nagspread. Siya nagboses. Wayroon karapatan in MNLF, in MILF, lahat ang revolution sa Mindanao, illegal. Ang pinagamit ang utos, in nag-support yan, a 1939, Sultan Fahd, King Fahd of Saudi Arabia, pa-organize on Miswari as Special Security Forces para magpaaw, magpagwas si Sultan of Sulu. Nag-support siya roon in Saudi Arabia since 1939, sampai pabiyaw, nag-support sila. Sa in-advise kan Miswari, Special Security Forces si Sultan of Sulu. Na nag-try doli Miswari Saudi Arabia piaon niya in Regional Security Forces amo na yung kaon si namun ARM our Autonomous Region for Muslim Mindanao supposed to be an in agreement niyan dahil sina President 13 provinces with Dato Mustafa Harun which is also my uncle in nagkwambiaon dugo sa dugo pag kwan nila sin Tripoli Agreement in 1976 in nagpirma doon na Saudi Arabia led by Imelda First Lady Imelda Marcos and Pedro Ramos Tabaco and representing the MNLF Dato Mustafa and Miswari together with Colonel Gaddafi na pagpirma doon nagdihil in presidente irihil niya in 13 province akan nanaon in Minsupala Mindanao Sulu in Palawan way nagsucceed yan kasi sila nagcontinue sila sin Bandung in Bandung 1958 10 years authority yan amun yan iniorganize i Aquino Aquino is the revolutionary minded with support with Singapore and Indonesia kasi magpangtungod yan sila kataan. Tawag sin Tawis kan Marcos in Mawis activist kan Aquino. In Aquino, amun yan in nag-destroy sin Sulu, nag-destroy sin Mindanao. It is Aquino. Benigno Aquino is the revolutionary minded trained in communist China, Taiwan. Siya yan. Siya yan in naglara sin Halmoni, sin Lupasog, sin Basilan, sin Maguindanao, amo na Ibinigno Aquino, nag-form sila Commander Dante, amo na inkaon sin Javida, i-appoint nila Commodore Spardon as the General Martelino. Ha? Ang Dante na yan, yan ang form ng Dante, we cannot form an organization unless you have to form a 5 senator. That is Dante. Diokno Aquino, Nol Miswari Tolentino, Juan Ponce Enrile. Amo na yung ka-appoint ka na Admiral Commodore Spardon, aka General Martelino is still alive. Buhi pa siya, buhay na buhay. So, mahal na hari, so sino ang Marcos na kasama ni Aquino na nagdeklara nitong martial law at grabe ang pagpahirap sa SUG? Yan ang kasama, amun yan in Iwan, Congressman Anni, Indanan, ang Kerko, Iwan I. Marcos, nagtanggap siya, amun yan in half-brother, mangangakoy, Pacifico Marcos yan. Iwan I. Lopez, sila yan, two sila yan, in nagbabagay-bagay, close friend sila yan. So hindi si Apulakay natin na in-check, si Chua Taili, hindi? In kaingatan ko roon, pito in Apo Malkay, pito sila. Okay. Umbol pito ko no, iwan umbol ang buok, amun yan in original, amun yan in top balik sa Minnesota UP University.
amun niya niniada pi Idralin, akan na nag-time niya nag-tigbal, dito siya nasasaggaw sa papiyatay niya in opposition niya ma niya nagdana governor of Haliti. Kaya timbak niya yan. Napagkamalan lang. Napagkamalan niya, pagkamalan. Pagka nag-take na siya ng bar doon siya sa Muntinlupa, nakapasa siya, yun ang nakalabas siya. At siya ang nag-program lahat sa pagpalaki ng pera ng sultanato. Okay. He is my attorney in fact and the lawyer of all the lawyer in the Philippines. Matalino na tao yan, pero buhay. So ngayon, ito. Mahal na hari, naka-live ka sa buong mundo ha. Kasi simula sa Paul, talagang lahat ng dugo natin sa Sug, sa Maguindanao, matindi ang galit kay Apo Lakay. So ngayon napatunayan mo na hindi siya ang nagagawa ng pagpapatay sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Maguindanao, mismo sa Mindanao. Ngayon, di ba, magagalit ka pa rin na yung tao na nagpakasakit, e siya yung totoo, pero siya pa ang naging pobre. So ngayon, napatunayan na ang nagdeklara ay mismo yung namamayagpag sa mataas na hanay ng gobyerno at ng militar. Anong masasabi mo dito, mahal na hari? Ang masasabi ko diyan, kailangan ko na ilabas ang totoong Apo Lakay para ma-implement na ang divine government. May bigay na ang karapatan ng taong bayan para pantay-pantay na tayo. Wala na away ang Muslim, Christian at Lumad at sige pa ibang grupo, kundi magkaisa. Ano bang sinabi ng totoong Apo Lakay? Sinabi niya doon, before the martial law were declared, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yan ang itupad natin ngayon para pantay-pantay na tayong lahat. Kasi dito, we have to focus on how to implement the speed development, livelihood of Mindanao, Sulu, and Palawan in Visayas, Luzon, included also the whole Philippine Island. That's why sa araw na ito, the declaration na ito, hindi martial law para sa atin. Ito ang declaration, the source of origin, on September 21, today, 1921 and 2023 is the Mapilindo, Malaysia, Philippine, Indonesia, covered by Lupasu. Binigyan lang sila ng Sultan Jamalul Alam, Asadi Asan Pasang, 50 kataon, 50 years to rule as politik. Ang politik na yan ay totoong politik, government of the people, by the people, for the people, and to the people. Yan ang nakatakda. Pinaturn natin diyan sa Amerika, two-party lang. Walang makaramihan ng party, kundi two-party lang. Kaya nga ang Amerika, Liberal Party and Democrat Party. Dito sa atin, Nationalista Party and Liberal Party. Sa Malaysia, Barisan Nasional and Alternative Party. Ang problema, bakit dumami ang party? Hindi nila sinunod ang 50 years only that last on September 16, 2013, and the grace period is 2019. Sino ba ang nagmonopolate dito? Ang nagmonopolate dito ay si Tun Mahathir. This is the wrong poll and the wrong... Bule, cakap malayo, sini. Ini kasalahan, bukan niya dari Pilipina. Satu pamimpin, berapa dia tahun dia pigang. Tungko bagi panghormatan mengadapkan multiracial government. Kaya siya ang nag-independent. Tungko ang nagbigay ng Merdeka, the independent of Malaysia. Dahil doon sa, because of the tiga party, MIC, MCA, and AMNO, United Malay National Organization, and the backbone. Where the party is Barisan Nasional. For the Chinese is MCE, Malaysian Chinese Association. For the MIC is Malaysia India Congress.
That is the three party, the backbone that they are given independent by the United Nations on 31st August 1957. Okay, Mahal na Hari, we have already made our mission for 14 years and luckily, nalagpasan natin. Okay? Naipalabas natin ang katotohanan. Naipalabas natin ang claim versus ownership. Dito tayo nanalo ang may-ari ng soberenya. Ang Mapilindo, yan na yung sinasabi mo na binigyan sila ng agrimento as a loaned country. So, dahil sa kanila ng pag-claim, nalugbok tayo lahat sa kahirapan. Nasira ang sistema ng royal family. In September 16, 2023, nagdeklara tayo na reinstate, na reinstall si Apolacay, si Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, dahil sa pagbigay ng mga dokumento ng Interpol na kung saan kinalaban ko mismo ang mga claimants na may hawak ng mga papeles na hindi angkop dahil mga duplicates, original, tapos ang may karapatan ang warehouse. Kaya nga ngayon, dito nakikita nila lahat. Mahal na Hari, okay, nag-mission tayo. Ang focus natin ngayon ay Mapilindo 2023, which is inatasan natin ang Philippines Secretariat na talagang minamanage ni Dato Paduka Odi Puga dito sa Malaysia ni Dato Doc Tiagi Taufik at sa Sandakan North Borneo comprising the Indonesia, the North Borneo, si Dato Remy. At yan ay sinainan natin in September 17, 2023, kaya naging valid ang laban natin sa recovery. That means ang totoo lamang ang makakakuha ng kamaksuran. Pwede mo ba i-explain sa Sulu na tama na ang bangayan? Maiiwanan sila. Nakita mo na isang salita lang sa iba't ibang sultanato, nagpakita nila ang katotohanan. Ngayon, ang mangyari sa Sulu, magbangayan. Nandiyan ang revolusyon ng MNLF. Nandiyan yung Abu Sayyaf. Nandiyan yung politiko. Nandiyan yung mga pamilya. Natin mismo, sa pamilya mo, no, na talagang inangkin ng kapatid mo. Kaya nga, winawarningan natin sila na tama na. Dahil may mga warrant of arrest niyan. Dahil ang sovereign court, kahit kapatid, kahit tatay, hindi kinakilala ng batas ng may-ari ng soberenya. Pwede ba pakiusapan mo na sila, Mahal na Hari? Dahil pag dumating ang araw, hindi ko masabi kung masagip ko pa sila. Masagip ko pa ang dapat masagip. Dahil ang Rule 36, alam mo rin yan. Yan, impahati si Queen of the Queen na to. Queen sina Southeast Asia, siya in mag-rule, babae, wakon na usog. Akan na mga tao ko, dinasog yan, mga bangsamoro, sunod na kamo, kasabunalan. Sabab, weroon maka na to. Yan yatak niyo na isa kurtan. I-governor sa kurtan, kaya ingatan na sin United Nations, kaya ingatan na sin kahulaulaan, in siya yan, commander sin Abu Sayyaf. Ha? Kamu mga MNLF, dugo ko kamu, magambuok na kita niyo. Wairoon makawa na to, kita niyo in Timor Leste. In Timor Leste, di mabaya in government sin Indonesia, mag-pull out in military niya dito. Matukas in government sin Indonesia. Ha? Bang biyan sin UN, bang kamo diyan na mo na 3 times warning, di pa kamo mig at Timor Leste, sumud na kami. Pag sud din Timor sin United Nation, nakawin katan in armament sin Indonesia, amurein na ra sin mga sundalo niya, short panda. Na imagine mga tay mangod ko, ha? Wairoon makawa niyo umato kamua parinta in kita diuro pangsin parinta. Sababin nagprogram yan, iya po na to, iya congressman Annie,
Inda Lopi, si Juan E. Marcos, anak si anak niya in president niya ni BBM e Pacifico. Amun yan in nagprogram naglaraksin lupasog. Na in kabayaan ko ini, Bangkamuri pamakad akasabunalan doon pa kamu bangsamoro illegal in Tripoli agreement way kasabunalan sa babgimua in tagdapuhula amuna in nakatitulo asululan registered a September 22, 1921 Sulari Island amun yan in rename is in original Marcos Yapulakay Philippine Island a source of origin, a G7, akan na in mamarinta, in magkamputin dunya babae, bukon na usog. Akan na, pag di naman kamu, magmatukas naman kamu, magmiting-miting naman kami, mga upap yan, doon na sinado, in yan illegal na. Ha, sayo kao, G-Wini, in ikaw, bukon kumandel. Asubahi, Aji Nasil, Aji Nasil nakaingat sin isiyo kao, ikaw magpasaula-ula, dupang. Ha? Pagpatawad. Ay mo ako hinaa. Forgive, Raja, ha? Forgive. In ako nagdara sin aga masabunal, in Sultan of Sulu, di ikaw maaon Sultan of Sulu bangin waktu pa waktu di mo mahinang manusia mo rin ikaw, Haji Wini. Ha? So confirm na siya yan, sayo Raja. Sayo kao in Carpentel Agreement. Ha? Police Powell, yari na kako as the Sultan of Sulu in North Borneo. Nabiaon, pagwaon ko na in attorney in fact, e President Idralin Marcos Senior, amun yan in mag-recover singkatan kalingukan sin dunya. Amen! Ha, siya in responsibility, paonon na to magbalik, papalingkuron na to siya magbalik, magsusun sing kaadilan sin hula. Bangsa agama akan napawaon ta na siya siya buhi pa siya in magpaaon sin pamarinta adil akan na kamu mga MNLF mga adyang-adyang mga terrorist mga ISIS mga mauti undong na kamu matay na dya kamu di niyo maka in kasabunalan amo rin makaka in tagdapuhula. Pagkagimua na yung tagdakuhula, amo na yung Sultan of Sulu in North Borneo, naasawa niya in the only daughter of the real Marcos, amo na in magduhan sin dunya, magpamuntol sin sara sin dunya, in kita suway magad na apamarinta sin divine government, apamarintahan i Maria Makiling, Fatima Nasaria, Palorino, Abdurajak, Josimulan, Bin Baginda Ali, Elizabeth III, Queen of Finance of Southeast Asia, the Governor General of Malaysia, Philippine, Indonesia. Nakamu yan, mga upap, ha? Hundong na kamu, upap. Weron ka sa bunalan, unoy ni Gadjinyo, mga amo kamu. Ha? Mga onsaing, mag-araw kamu, amo na yung upap. May papo na tayo, Kuya Raja. Apakatatun mahadir sa mga yung claim-claim, yung tuntut-tuntut sabah. Kita sanang kapada 9 claimants of Sultanate of Sulu. Tapi yang pawaris, kita tidak boleh lunding. Ha? Ha? Ingat, hanya pawaris saja yang boleh ha, menentukan dan bagikan hak-hak manusia kita dalam bangsa-bangsa bersatu. Tak mungkin kita diperintah sudah habis 50 tahun. Itulah kata Mahathir. Aku lupa bagi tahu Najib Rajak bahwa ada sudah pawaris di tanah air kita. Itulah yang kami bagi surat itu pergi mahkamah. Mapilindo punya surat. Kami hantar pergi mahkamah di kota Kinabalu. Ada memanggil satu dari mahkamah itu. Minta alamat dari saya. Kemudian aku bagi itu GHQ. Bukan yang kami punya, company punya alamat. Aku bagi yang GHQ. Jadi 8 orang
mangikot ini Paguam Ajlina pigi UN. Apa kata United Nation? Mapilindo sudah ada. Semua tuntut-tuntut saba sudah tiada. Nah, itulah kita sekarang para hari ini kita menghormatkan keamanan dunia bahwa ibu negara dia yang dipertua agung perempuan tak akan lagi ada lelaki agung sebab tidak lelaki tidak boleh keamanan tidak boleh menyuarakan suarakan yang menyatu padukan rakyat sebab kita selesai sudah. Saya menasihatkan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak boleh orang ganggu kau, aku di belakang kau. As the Sultan of Sulu in North Borneo, I am behind you, I am protecting you, support the true Marcos. I only advise the government of Malaysia and my saudara-saudara raja-raja, support the true Marcos. Because the president, as of now, BBM Junior is not the son of Marcos. He is the son of Pacifico Marcos, half-brother of Marcos, who destroyed the Philippines and who declared martial law together with my uncle, Congressman Annie. They are the one who made the claim in 1939. Until now, still claiming. Wala na yan, wala na yan. Sabab, ako manantukan ito lost in pound document. The lost in pound document was brought by my uncle together with the group, with the lawyer and many of them. Bring to Sabah pound in 1985. Yan na ang titulo, the title of all the wood, Mapilindo. Umbrella of the wood. Payung dunia. Ini payung dunia sudah dihantar kepada Datuk Mustafa. Datuk Mustafa pergi terus Thailand mengdeklarasi siya yang Sultan of Sulu as the yang dipertua negara of Sabah. Nung nalaman ni Tungku Abdurrahman Putra Alhaj, pinatawag niya si Julasbi together with the family to come to Kuala Lumpur. Dia sudah sini, dia kasih simpan di Chinese community. Apa kata Tungku Julasbi? Di mana sudah itu dokumen? Oh, itu Tungku cakap ah. Jangan siapa yang mamit-namit na lagi sama saya, siapa lagi yang kasih tahu aku tak betul, bapiut mulut kamu. Nah, kalau bapiut kamu tidak boleh sudah cakap. Raja Mamay, gusto kong dagdagan yang mga saya. Apa kata Datuk Julasbi? Sudah aku bagi sama Datuk Mustafa. Bagus. Ya, apa kata Tungku, kalau bukan itu bini kau, nis saya, saudara saya, aku sudah gantung kau. Tapi dia kasih tahu, kalau masih hidup kita punya Inspector General of Police, Hanif Omar, masih hidup. Dia yang tahu itu. Dia yang utama, pertama. Karena bagi House Arrest Datuk Mustafa, dia karena suruh pergi Sabah. Kalau Datuk Mustafa datang ke kediaman dia Tanjung Aru, dia kena house arrest sebab itu dokumen. Jadi, itu Datuk Mustafa. Itu Hanif Omar bagi tengok sama Datuk Mustafa. Datuk Mustafa tidak tinggal di rumah kediaman dia Tanjung Aru. Dia tinggal di Hayat. Kemudian, dia terus balik ke England. Apa dia di England, dia balik ke Sabah? Dia sudah umum. Dia sudah mengadakan native law. Dari native law, the founder is Sabah, not Ipralo. Ipralo, the law taken from the native law, chapter 16, chapter 16. Yan ang dibuat. Sabah jadi negeri. Apa kandungannya dalam bahasa kita? Kepada Mahkamah Anak Negeri Sabah, sesiapa orang-orang dari Kepulauan Indonesia dan Filipina Selatan berhak menuntut selaku 5 tahun. Sekiranya tiada kesalahan. Apa yang dua pulau itu? Pertama pulau Indonesia, dia kasih suku Bugis.
kadua pulau lupasog Pilipinas dia kasih suku suluk. Bago dia kasih Cagayan, Cagayan campur dengan Maranao. Maranao di Filipin, Malanao di Iranon di Sabah, Malanao di Sarawak. Satu keturunan. Maranao and Ilanon source of origin come from Marawi, Lanao. Di sini Sabah, Iranon. Di Sarawak, Malanao. Same banana. Satu pisang saja keturunan. Dia campur dengan Cagayan, itulah Jamama pun Bajau Kota Bulud. Sa bahasa nila, Bajau Kota Bulud, dia din bahasa bahasa Cagayan, Jamama pun campur dengan Iranon in Sabah, Malanao in Sarawak, same banana. Ini South Obian dibagikan dua juga tribe, Bajau Laut dan Bajau Obian. Ini Simunol, inilah saudara-saudara saya tribal, tribal, saudara-saudara saya tribal. Ini suku Simunol untuk kamu, jangan kamu akun-akun, kamu tuntut-tuntut, kamu pewaris-pewaris. Kamu dari jadi kedudukan karena bagi IC-IC daripada Pulau Simunol, Kadasan, Dusun, Iban, Dayak, Samoa, Luno, Murut, kamu daripada Simunol. Ini Cina, saudara saya Cina, Samoa duduk di Sabah Sarawak, kamu dibagi Pulau Sibutu. Kamu punya istilah Pulau Sibutu dibagikan tribe, itulah Chinese, Cina. Saya bagi tahu kedudukan-kedudukan orang-orang tempatan dan orang-orang bumi putra. Yang kita cakap ini bumi putra, apabila kita jadi itu independen, Malaysia pada abad 31 bulan 8, 57. Siapa-siapa yang waktu itu adil daripada itu pembagian ini, bebaskan ini Malaysia, semua kita rakyat Malaysia. Yang dibagikan oleh Tunku Bumi Putra yang lahir, anak kita yang lahir di bumi Malaysia, di bumi Sarawak, di bumi Sabah adalah Bumi Putra. Sekarang kamu tidak ikut apa yang dibagi oleh Tunku, undang-undang yang sebenar, adil, keadilan, bukannya kesalahan pati-pati, cuma kesalahan pemimpin. On my advice, either you support my advice or not, saya itu bukan hak saya. Ini hak asasi manusia, bangsa-bangsa bersatu. Hak asasi manusia ada ditetapkan the United Nations. Takta, Global Special Order number 1, United Nations International Criminal Court of Justice, General Order number 36. Kenapa number 36? Sebab itu nombor Jamalul Kiram Sekan. Sultan Jamalul Kiram Sekan is number 26. He was poisoned in 1936. Dahil wala siya kasalanan. Dia tiada salah. Itu dibagi itu takta. Title as General Order 36. Go 36. Ang ibig sabihin din, go 36. Tetap. Tidak boleh diubah. Kita jangan bagi tahu. This is my advice to Philippine government, Indonesia government, Malaysian government, Brunei government, England. You are only given the period of 50 years to rule. You are not governing forever and ever. You have to return back to the source of origin, which is the Philippine Island. The Philippine Island was registered by the true Marcos as 7 country. Who are those 7 country? This is legal, not 20 point agreement. The 20 point G20 and other GG is illegal. Only G5, the code is Buckingham.
That's why the Buckingham is the source of origin Lupasog and now renamed to Mapilindo. And G7 is the Philippine island and now come again to return back to power as the source of origin. Lumabas ang totoong the real Marcos is still alive. 107. He is now 107 years old. Buhay na buhay. At the back of him is Dr. Jose Rizal and our Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, no matter how, is still alive. He will be returned to this world to tell all is still alive and authority given by Jesus Christ and given by will be back to the real Marcos. President Ferdinand Idralin Marcos Sr. But the Aka, the one the Aka is the real name. Because Ferdinand Marcos is a code. He was given the name by Abraham. Aka. He will be returned and peace to the whole world that is still alive and recover everything for the sake of the country, for the sake of the people, regardless of color, regardless of tribe. We are one region, one people, one nation, and one command. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Walillahillahillahu Allahu Akbar. Walillahillahu Allahu Akbar. Walillahillahu Allahu Akbar. Walillahillahu Allahu Akbar. Walillahillahu Allahu Akbar. La ilaha illallah kunjatullah wujudullah. 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 Illallah karamati barakati wujudun wujudullah. La ilaha illallah. Illa la karamati wa barakati wujudun wujudun la ilaha illallah. Illa la karamati wa barakati wujudun wujudun la ilaha illallah. Illa la karamati wa barakati wujudun wujudun la ilaha illallah. Illa la karamati wa barakati wujudun wujudun la ilaha illallah. Barakat la ilaha illallah. Barakat si Muhammad Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahi aliyul adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum assalam, a mahal na hari, congratulations sa iyo, and thank you so much for your wisdom, and I'd like also to give my add-on na talagang hinamak tayo, mahal na hari. Ang legalidad mo, napapatunayan natin. Bakit ang lahat ng head of state, presidente ng Malaysia, presidente ng Pilipinas, presidente ng Indonesia, lahat nitong mga royal kingdom ng Brunei, ng claimants, lahat sila, Johor, lahat ng raja-raja, bakit nirecognize nila na ang totoo si Gamar bin Abdul Gapar, si Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdul Rajak? That means totoo ka. Subalit, ninakaw lang ang katauhan mo ng iyong kapatid na si Alnas bin Abdul Gapar, Aka Jamalul Kiram. Ngayon, totoo ikaw. Sinuportahan lang ng mga claimants. So dito sa araw na ito, dito natin binawi ang katauhan mo. Dahil ikaw ang totoong tagapagmana na iniwan ni Lolo Tungko Abdurrahman Putra Alhaj ni Husin Kamaludin, na siya mismo ang kausap ni Apo Lakay. Alalahanin mo, you have mentioned Tun Mahathir. May mga warrant of arrest niyan sa sovereign court. Minaliit nila ang sovereign niya. Tayo noon pa ay talagang nag-rule. Since 2009, nag-mission tayo. Totoo ang nangyari, totoo ang kanilang pag-frame up, pagpapapatay sa atin,
at ginamit pa nila ang vaccination program para tayo ay collateral damage sa ginagawa nila. Ngayong araw, we vouch through the signature ng ating special order sa iba't ibang bayan. Kaya nga, salamat sa pagpakiusap sa mga tausug dahil dito nakita nila. Ngayon, dahil merong promotor na tausog na kasama ng claimants ng OPAP na masama si Marcos. Sa kasamaang palad, kung ano lang yung sinabi sa mga tausog sa Maguindanao, sa Basilan, sa Lanao, yun lang ang pinapaniwalaan. Dahil nga mali ang pagpalaganap ng katotohanan, kundi kasinungalingan ang itinakip nila doon sa katotohanan. 1936. Tapos na dapat nung inilipat nila ang mga gold ng 617,500 metric tons of gold. Kaya nag-grame ang Sultan Sulu. Pinapapatay ang totoo para manatili sila sa claims. Pero, congratulations sa iyo, mahal na hari. Kahit ikaw ay binabayaran, kahit ikaw ay tinakwil ng iyong pamilya dahil sa pagsama sa pinaratangang Kristiyano at bukon, katulad ng mga salita nila, the House of Bae, natuntun na natin siya. At may mga picture pa. Yung mga Lady Mint Canuto, natuntun na natin sila. Iyan ang mga ehemplo ng mga claims na ginagamit ang mga duplicate original kuno na ginawa lamang ang totoong mga papeles na sa warehouse. Inaalagaan po iyan. May bantay po iyan. Hindi basta-basta makakakuha niyan. Kaya as Sultan of Sulu, tulungan natin ang isa't isa bilang ako na inatasan to implement divine justice, sovereign justice. Ito na tayo, mahal na hari, sa hirap at ginhawa. Wala dito lamangan at wag na wag mong paniwalaan yung mga ibang tao na nagsasabi na nilalamangan ka. Niminsan, ang hawak ni Queen ay para sa gipin kayo lahat. Yan lang, hindi natin mawari. Yung mga kapatid mo, naligaw. Yung ating mga kapatiran, magpahanggang ngayon, naligaw. Pero sana, sa araw na ito, ibalik ko sa kanila, ako inutusan lamang ng lolo natin, si Muhammad Kamaluddin, ng Maimbong Sulu, at ni Hasan Pasang ni Radya Anang ng Indanan, ni Ama Ali ang ating warrior na buhay, na living witness, at ngayon, kaagapay ko, si Ferdinand Idralin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abran, para itama ang pagkakamali na nagawa ng buong mundo dahil sa pag-misrepresenta nitong mga masakim ganid sa kapangyarihan at kaperahan na pinalaki ng matanda. Na-declare natin ang apo natin, nagbalik sa upuan niya para sa atin, Kuya Radya, at sa mga anak natin at sa sambayan ng Maharlika. Ibig sabihin, wala na silang magawa. Magpaligis na sila sa pison dahil nakuha ko ang kamaksuran mismo ng lupasog, ng sulo. Kaya pinakikiusapan ko ang ating Prime Minister, si Dr. Moksan Abdurrahjan, na kailangan maggawa na ng batas. Dakpin ang dapat dakpin sa ngalan ng Sovereign Court. Inuutusan din natin ang lahat ng mga barangay base, ang ating papo. Implementasyon. Intayin ninyo ang Royal Decree 115
at ang royal decree mula pa 101 na siyang magbigay sa inyo ng pangil dahil ito ang sovereign rules ng rule of law ng ating kaharian. Wala pong exemption kasi kayo ay nakatungtong sa lupa na kung saan ito ngayon ay pamumunuan muli ng Philippines Islands President Ferdinand Idrelin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abron. Sa lahat ng claimants at sa lahat ng humarang sa akin at sa lahat na nagpakamatay ilihis ang aking movement, maraming salamat. Dahil sa inyo, nagiging matadag, naging mas matalino at na naging maging agresibo ako para ilabas ang totoong Ferdinand Idrelin Marcos Sr. na siya pa rin ang may hawak ng lahat ng kayamanan sa lahat ng bangko sa buong mundo. Kayong mga nagkiklaim, isa-isahin kayo ng batas dahil ang Sultan of Sulu na sa harap ninyo, ayan, si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al Sultan Gamar bin Abdul Gapar, the King of Southeast Asia, the King of the Philippine Islands, the King of the Royal Imperial Lupusug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Paalala po sa mga kababaihan na gustong i-steal ang puso ni Raja. Ito lang ang masabi ko sa inyo, huwag niyong umpisahan. Dahil walang may natuloy na kaharian nang dahil sa temptasyon ng kababaihan na ang hangad lamang ay kapirahan at luho sa buhay. Kaya lahat ng sultan hindi nagtagumpay. Pero dito, isituit natin, tulungan ang mahal na hari dahil ang implementasyon ng divino gobyerno ay mahalaga sa gininto ang panahon. Maraming salamat, Kuya Raja. At least na ipakita mo sa buong mundo ang katatagan sa hirap at ginhawa. Umpisa, meron pa tayong dadanasin at talagang ang pag-uusap natin ay kailangan sa isa't isa. Sige po, gusto kong bigyan ka pa ng pagkakataon. Assalamualaikum. Saya memberitahu amaran sebab saya adalah cucu negara. Kamu tidak boleh ganggu saya. PDLN Bukit Aman, I advise the Bukit Aman all for those politician, all police from Sabah going to Solo? No, going to Solo or going to everywhere. In the Mindanao part, stop na sila. Those that are instigating kidnapping? Kidnapping. Since 2005, nakilala na ako ng former Chief of Justice of Sabah in Sarawak. Yang Amat Arif Lord, Tan Sri Richard Malanjun, former Chief Justice in Sabah in Sarawak, and he was promoted as the Attorney Negara in Kuala Lumpur. Now, he is now in the United Nations Security Council. Nandoon na siya, ada sudah dia di United Security Council, mempertahankan hak asasi manusia. Takkan kamu tidak ikut undang-undang bangsa-bangsa bersatu. Takkan na Philippine government will not honor the United Nations. Who give you the independence? Senator, congressman, listen to me, president, vice president. Do not say that you are not part of the United Nations. If not the United Nations, you don't have any country. Honored, the foundation of the country, the backbone of the country is the United Nations, which the founder is the Sultan of Sulu in North Borneo, created in 1946 together with International Criminal Court of Justice. Itulah kita ada. Dua hak asasi manusia. Satu, nombor satu, itulah Global Special Order. Nombor dua, itulah General Order. Nombor 36. Ingat, sesiapa tidak mengikuti
undang-undang dibagi oleh hak asasi manusia, apa dibagi cakap suluk. Hinangi baran mui pabaran. Ha? Inangi baran mui pabaran. Apa dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu? Jangan jaga tapi kain orang. Jaga tapi kain sendiri. Itu yang kita mau amalkan. Sayang menyayang. Ha? Saudara saya Melayu, saudara saya Cina, saudara saya India, kita cucu Adam. Walau bagaimanapun, we are the descendant of Adam. No matter how, we are all royal family, royal blood. Amen. Barakat la ilaha illallah, barakat si Muhammad Rasulullah, wala hawla, wala quwata, illa billahi al-rabbim, walhamdulillahi rabbul alamin. Amen. Assalamualaikum, Raja Mamay. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay, ang Federal Republic of Lupasug. Mabuhay, ang Federal Republic of Philippines Islands. Kung sinong susunod, gracia. Kung sinong hindi susunod, disgracia. Masalam! Maraming nasaktan at namatay noong pagdeklara ni Pacifico Marcos ng batas militar. At ang tamang hustisya ay naghihintay para sa mga taong mga kasabwat para sila ay maparusahan. Mabuti na lang may nagbunyag sa ating lahat. At ang ating MCOG Royal Couple. Mabuhay ang ating mahal na inang Reynang Helen. At mahal na Haring Roger Mamay Abderrezzak. Mabuhay ang ating nagbalik na tunay na apolakay. Ang ating dakilang Pangulong Rogelio Madrid Abran. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media community. And kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. God bless.